Hindi lahat ng nang-iiwan ay hindi nakakaramdam ng sakit. Minsan sila pa mismo ang nasasaktan dahil sa ginawa nila. Dahil ang bawat pag-iwan ng isang tao ay palaging may kasamang malalim na kadahilanan. Dear Papa Dudut, marami ang pwedeng maging dahilan kung bakit tayo iniiwan ng taong mahal natin. Pero hindi sa lahat ng oras ay gusto nila tayong saktan. Kaya nga lang minsan ay napakahirap intindihin ng mga dahilan na yon. Lalo na kung huli na para malaman natin ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Hello Papa Dudut at sa lahat ng mga loyal subscribers and listeners ng inyong YouTube channel. I'm Lifli, 30 years old at may-ari ng maliit na flower shop dito sa lugar namin. Ang tagal ko na rin pong talagang gustong sumulat sa inyo at magbahagi ng aking kwento. Pero syempre kagaya ng iba na nagpadala ng sulat sa inyo ay nahirapan din talaga akong simulan at buuin itong sulat ko. Pero dahil alam ko na malaking aral tungkol sa buhay at pag-ibig itong parte ng buhay ko, ay maglalakas loob pa rin po akong tapusin ito. Mula ako sa pamilyang hindi masyadong nakaaangat sa buhay, Papa Dudut. Wala na rin kasi akong papa at si mama na lamang ang kasama naming magkakapatid. Pero sa isang private school ako nag-aaral noong nasa high school ako dahil sa scholarship na natanggap ko noong makagraduate ako ng valedictorian noong elementary. Pilit na iginapang noon ni mama ang pag-aaral naming apat na magkakapatid. At ako naman bilang panganay ay gumawa rin ng paraan para matulungan sila. Palihim din akong nagtitinda ng chocolate sa classroom namin at iba pang classroom. Tapos kapag walang pasok sa eskwela, naglalako naman ako ng merienda sa lugar namin. Hindi ko kinakahiya ang mga ganong gawain dahil napakalaki ng naitutulong noon sa pamilya ko. Aray, bulalas ko nang makabunggo ako ng isang lalaki. Nalaglag tuloy ang mga paninda kong turo noon. Naku, miss, sorry, kagad na wika ng lalaki. Ano ba yan? Nalaglag yung limang turon ko. Naiinis na sabi ko habang inaayos ang ibang panindang natira sa lalagyanan. Pasensya ka na talaga, miss. Nagmamadali kasi ako kaya hindi kita napansin kaagad. Muling pagpapamanhin ng lalaki. Ano pa bang magagawa ko? Inasayang na itong mga nalaglag na turon. Naiinis na sagot ko sa kanya. Pero may kasalanan din naman ako noon dahil naglalakad ako habang nagbibilang ng perang kinita ko ng hapon na yon. Kumbaga wala rin sa paglalakad ang buong atensyon ko kaya hindi ko rin kaagad siya nakita, Papa Dudut. Ganito na lang, babayaran ko na lang yung limang turon na nalaglag, wika ng lalaki. Napatingin ako sa kanya at doon ko lang napansin na may itsura pala siya. Ay mali, guwapo siya, Papa Dudut. Mukhang hindi kami nagkakalayo ng edad. Medyo payat, chinito ang mga mata at maganda ang mga ngipin. Hindi na, ayos lang. May kasalanan din naman ako, nahihiyang wika ko. Ako yung mas may kasalanan. Eto, allowance ko para bukas, kunin mo na. Sabi pa niya bago nilagay ang kamay ko ang 100 pesos. Pasensya ka na talaga, miss, ha? Nagmamadali din kasi ako eh. Wika pa niya bago umalis sa harapan ko. Alam ko, Papa Dudut, na dapat akong mainis sa ginawa niya at sa nangyari na yon, pero napahabol na lamang ako ng tingin sa kanya nang umalis na siya sa harapan ko. Napatingin pa ako sa hawak ko ng 100 pesos. Labis pa yon para sa 5 tig sa 10 turon na tinda ko. Hindi natuloy ako nakapagpasalamat sa kanya. Hindi ko na siya nakita sa lugar na yon, Papa Dudut. Pero parang maliit ang mundo para sa aming dalawa dahil noong nasa 4th year na ako sa high school ay nakita ko na lang siya sa school namin. Akala ko ay sa ibang section pa siya noon naka-assign pero mas nagulat ako nang pumasok siya sa loob ng classroom namin, Papa Dudut. Pinakilala siya ng teacher namin na transferee sa school. Franz pala ang pangalan niya. Noong una, hindi niya ako masyadong pinapansin kasi siguro ay hindi niya naman ako natatandaan. Pero nang mag-lunch break kami sa kantina ay doon na niya ako nilapitan at binati.
Nagulat pa ang ibang kaibigan ko noon kasi hindi ko raw nasabi sa kanila na magkakilala kami ni Franz. At doon na nga nagsimula ang madalas na pagsama-sama sa amin ng bago naming kaklase. Pero mas madalas ay ako lang ang kasama niya, Papa Dudut. Naging malapit na kaming magkaibigan ni Franz. Hindi na rin ako nagulat nang magtapat siya ng espesyal na nararamdaman niya para sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga siyang manligaw. Mabait naman siya at bukod sa gwapo ay talaga namang gentleman at sobrang gentleman. Ilan lang yon sa mga magagandang ugali na nagustuhan ko sa kanya. Kaya hindi nakapagtataka na ako man ay tuluyan nang nahulog ang loob kay Franz. At bago sumapit ang high school graduation namin ay sinagot ko na rin siya at nagkaroon na kami ng relasyon. Sa umpisa ay tinago muna namin sa mama ko ang tungkol sa relasyon namin ni Franz. Pero nang makaisang taon na kami, doon kami nagdesisyon na ipaalam sa kanya ang lahat. Ramdam ko na natakot si mama na baka bigla na lamang ako mag-asawa at kalimutan ang responsibilidad ko sa kanila. Pero nangako naman ako na hindi ko gagawin yon. Magtatapos pa rin ako ng pag-aaral ko at tutulungan ko siya na mapag-aral ang mga kapatid ko. Nang ipakita at iparamdam ni mama na tanggap na niya ang relasyon namin ni Franz, ako na yata ang pinakamasayang babae sa mundo nang araw na yon, Papa Dudut. Nagbitaw din ang pangako si Franz kay mama na kahit kailan ay hindi ako sasaktan at hindi kami lalampas sa limitasyon namin bilang magkasintahan. Isang pangako na kahit kailan ay hindi niya sinira, Papa Dudut. Wala na nga yata akong masasabi na hindi maganda sa ugali ng boyfriend ko. Kaya naman habang tumatagal ay mas lalo ko lamang siyang minamahal. I love you, Lifli. Napatingin sa akin ang mga taong nakakakilala sa pangalan ko. Ang iba namang tao sa paligid ko ay sa lalaking nasa rooftop ng admin building ng university. Nabaling ang mga tingin. Ang lalaking may hawak ng pulang banner na may nakasulat na I love you, Lifli. At hindi sa kalayuan ay lumipad ang mga lobong may kinakapitan ring banner na ang nakasulat ay Happy 3rd Anniversary. Siya ang lalaking 3 taon at kauna-unahan kong boyfriend. Ang lalaking alam kong habang buhay ko nang mamahalin, Papa Dudut. Binalot po ng kilig at hiya ang sarili ko, lalo na nang magbulungan na ang mga taong nasa paligid ko. Wow! Ang sweet naman niya! Nakakaingit! Haba ng hair nung Lifli ah! Nakakaloka ang kilig factor! Samot-sari pang paghanga ang narinig ko bago ko sinimulang hanapin sa bagang cellphone ko. Muling bumalik ang tingin ko sa rooftop ng admin building. Wala doon si Franz pero nakasabit pa rin ang pulang banner na bumabalandra ng pangalan ko at mga salita ng pagmamahal niya para sa akin. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko habang hinihintay na sagutin niya ang tawag ko. I love you, Lifli. Napangiti na lamang ako nang bigla siyang sumulpot sa harapan ko, hawak ang isang bouquet ng tulips, ang paborito kong bulaklak. Happy 3rd anniversary. I love you, Lifli. Nagpalakpakan ng mga estudyante sa paligid ko. Ang sunod kong narinig kasabay ang tuksuhan at koro ng salitang kiss. Pinunasan ko ang mga luhang lumalanda sa magkabilang pisngi ko bago ko siya niyakap ng mahigpit. I love you too, Franz. Tugon ko sa kanya. Yun na siguro ang pinakamasayang sorpresa na ibinigay niya sa akin. Oo, mga sorpresa. Mahilig kasi siyang gumawa ng mga nakakagulat ngunit nakakakilig na bagay kagaya nito sa mga ganitong espesyal na okasyon. Noong nakaraang birthday ko ay may dumating na van sa bahay na puno ng mga regalo na para sa akin. Noong nakaraang anniversary naman namin ay hinaharana niya ako sa bahay namin kasama ang paborito kong local band. At marami pa siyang ginawa na hindi ko na matandaan yung iba. Basta ang alam ko ay palagi niya akong napapasaya sa lahat ng oras na magkasama kaming dalawa. I love you, Lifli. Wika ng isang boses.
Napangiti ako nang maramdaman ko ang init ng palad niya sa kamay ko. Araw ng Biyernes at nasa isang coffee shop kami sa isang mall. Dahil parehas kaming walang klase, kinabukasan ay sa lugar na yon kami tumatambay pagkatapos mag-dinner. Sa labas ng coffee shop kami pumwesto kung saan ay malinaw naming nakikita ang maganda at iba't ibang kulay ng fireworks. Ganito kami tuwing Biyernes ng gabi. Paulit-ulit pero nakapagtataka na hindi nakakasawa. Lalo na ang marinig mula sa kanya ang mga salitang I love you, Lifli. Hindi ka ba napapagod o nagsasawa? Tanong ko. Saan? Takang balik tanong niya bago uminom saglit ng in-order niyang kape. Sa kakasabi sa akin na mahal mo ko. Baka kasi bigla ka nalang magsawa kasi paulit-ulit mo nalang na sinasabi sa akin yan. Sagot ko. Napatawa siya. Kahit kailan hindi ako magsasawa o mapapagod na sabihing mahal kita. Sinusulit ko lang. Baka kasi dumating ang araw na hindi ko na yon magawang sabihin sa iyo. Ang sabi naman niya. Napakunot noo ako at makahulugan siyang tinitigan. Inilapit niya ang sariling upuan sa akin at nilagay sa may dibdib niya ang kamay kong hawak niya pa rin. Iyon ay kapag dumating ang araw na huminto na ang pagtibok ng puso ko, wika pa niya. Napangiti naman ako sa kilig, mga simpleng banat niya na ang lakas magpakilig sa akin. Malapit ng graduation natin, matutupad na natin ang magkasama ang mga pangarap natin. Nakapag-desisyon na ako. Hindi ako sasama sa Amerika para sa family business namin. Hindi ko natatanggapin ang posisyon na ibinibigay ni Daddy sa akin. Tutuparin natin ang mga pangarap natin ng magkasama, Lifli. I love you, Lifli, and I will love you forever. Ang wika niya. Matagal ko nang alam ang plano ng parents niya na pagpapasunod sa kanya sa Amerika. Nung una ay nalungkot talaga ako nang malaman ko ang tungkol sa bagay na yon. Siyempre alam ko kasi na hindi biro ang pumasok sa isang LDR. Pero ang sabi ko naman sa kanya ay hindi ko hahadlangan ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Pero aaminin ko na natuwa talaga ako nang marinig ko ang desisyon niyang hindi nasusunod pa sa Amerika, Papa Dudut. I love you, friends. Sinundan ko ng mahigpit na yakap ang sinabi kong yon. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa akin. Sagot ko naman. Tama siya. Ilang linggo na lang ay graduation na namin. Kagaya nga ng sabi niya ay malapit na naming matupad ang mga pangarap naming magkasama. Pero bakit ganun? Kung kailan umaasa na ako sa mga pangako niya? Kung kailan umaasa na ako na matutupad namin ang magkasama ang mga pangarap namin? Kung kailan kasama na siya sa mga plano ko o sa hinaharap? Kung kailan mahal na mahal ko na siya ay saka naman ako parang maiiwan sa ere ng mag-isa. Saka naman ako masasaktan ng sobra. Ilang araw ang lumipas nang maramdaman ko ang biglang panlalamig sa akin ni Franz, Papa Dudut. Hindi na niya ako masyadong tinatawagan. Pinupuntahan sa bahay at hindi na rin siya masyadong nag-I love you sa akin. Iniisip ko na lang noong una na baka busy lang siya para sa mga requirement sa graduation niya. Pero iba na pala ang pinagkakabalahan niya noong gawin, Papa Dudut. Congrats, Lifli. Bati ng isang kaklase ko na yumakap sa akin. Thank you, sagot ko naman. Kakatapos lang ng ceremony ng graduation namin. Ang araw na lahat kami ay dapat na masaya. Palingalinga ako sa paligid. Sumakit na nga ang leg ko sa ginawa kong yon. Bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin siya makita? Saka bakit parang kinakabahan ako simula pa lang kaninang umaga? Mula nang wala akong matanggap na kahit na anong text o tawag mula kay Franz. Hi, siguro may sorpresa na naman siya para sa akin ngayong espesyal na araw naming dalawa. Nilapitan ko ang isang grupo ng estudyante na nakasuot pa ng toga at nagtatawanan. Sila ang mga kaklase ni Franz. Kinulubit ko si Marco, ang kaklase niya na matagal ko na ring kakilala. Hi Marco, congrats, ang bati ko sa kanya. O Lifli, congrats din, sabi niya na niyaka pa ako saglit. Anyway, nakita mo ba si Franz? Late pa siya kaya hindi siya nakaakyat ng stage.
Kanina ko pa siyang hinahanap eh. Sunod-sunod na tanong ko habang palingalinga pa rin. Alam kong nasa malapit lang si Franz dahil nandito ang mga kaklase niya. Baka maya-maya lang ay may nakakaiyak na naman siyang sorpresa. Hindi mo alam? Nagtatakang tanong niya. Wala sa loob na bumalik ang tingin ko sa nagtanong na yon. Sa mukha ni Marco na kababakasan ng pagtataka at pag-aalala. Ang alin? Lalo ako nagsimulang kabahan. Saan ba kasi nanggaling ang kaba na ito? Bakit bang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko? Hindi talaga siya umatend ng graduation, Lifli, dahil may pag-aalinlangan na wika ni Marco na tila hindi alam kung paano dudugtungan ang sinasabi niya. Dahil ano? Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit nagsisimula nang manghilid kaagad ang luha ko sa mga mata ko? Hindi ko pa man naririnig ang susunod na sasabihin sa akin ni Marco. Dahil wala na siya sa Pilipinas. 3 days ago ay umalis na siya kasama ang parents niya papunta sa US. Mag-i-stay na sila dun for good para asikasuhin ang family business nila. O sige, Lifli, mauna na ako. Ihintay na rin ako ng parents ko. Congrats ulit ha. Biglang paalam niya sa akin. Naiwan ako nakatulala sa kinakatayuan ko, Papa Dudut. Mahilig talaga si Franz sa mga sorpresa. Ang araw na dapat ay isa sa mga pinakamasayang araw sa buong buhay ko ay ang araw na halos nagwasak sa puso ko. Papa Dudut, wala na akong nabalitaan na kahit na ano tungkol kay Franz mula ng araw na yon. Wala nang tao sa bahay nila. Wala na akong makontak alinman sa mga number niya at lahat ng social media account niya ay deactivated na. In short ay pinutol na niya ang lahat ng communication na maaari kong gamitin upang makausap siya. Ilang araw akong hindi nakakain. Ilang linggong namaga ang mga mata ko sa kakaiyak. Ilang buwan bago ko unti-unting natanggap na tuluyan na niya akong iniwanan. Iniwanan para tuparin ang mga pangarap sa kanya ng mga magulang niya. 5 taon, mabagal na lumipas ang 5 taon sa buhay ko pero nakaya ko. Siguro nga ay sapat na yon para makalimutan ko siya. Masakit pero pinilit ko pa rin tanggapin ng paulit-ulit. Iniwanan na ako ng lalaking akala ko ay makakasama ko sa habang buhay. Pero ang hindi ko maintindihan ay bakit kung kailan handa na akong harapin ng bukas, nang hindi siya kasama ay saka ko naman siya ulit makikita. Saka naman siya babalik sa buhay ko. Franz, napalunok ako nang makita ko ang lalaking bagong pasok ng flower shop ko na close na ang nakapaskil sa may pinto. Nakasuot siya ng cap, makapal na jacket at may ngiti sa mga labi. Siguro nga ay napakatagal na ng 5 taon para maraming magbago sa aming dalawa. Pero hindi ko pa rin mawari kung ano talaga ang nagbago sa kanya at sa itsura niya. Kumusta? Wika ng medyo maputla niyang mga labi. Anong kailangan mo? Bumilis ang tibok ng puso ko kasunod ng pangingilid ng luha sa mga mata ko. Akala ko ba naka-move on ka na? Pero bakit parang ang sakit-sakit pa rin? Yung sakit na para bang kahapon niya lang ako iniwanan? Lifli, I'm sorry. Tura niya. Kagad kong pinunasan na mga luhang bumasa sa magkabilang pisngi ko. Napangiti ako ng mapait. Para saan? Sa pag-iwan mo sa akin sa ere? Oh come on, it's been 5 years. Wala na yon. Naiyak lang ako kasi nagulat ako na nakita kita ulit. Yun lang yon. Ang wika ko. Lifli, I love you. Naluluhang sabi niya. Mabilis kong binawi ang kamay ko na hinawakan niya. Muling lumanda sa mga luha sa magkabila kong pisngi. Gustong gusto ko siyang sampalin pero hindi kaya ng alinman sa mga kamay ko. Franz, tumigil ka na. Ang sakit na eh. Ang tagal kong pinanghawakan ng mga salitang yan. Ang tagal kong pinanghawakan at pinaniwalaan na mahal mo talaga ako. Ang tagal kong umasa na babalik ka. Babalik ka para sabihin ulit sa akin ang mga salitang yan pero wala eh. Kung bakit ba kasi hindi mo nalang sinabi sa akin ang lahat? Bakit hindi mo sinabing hindi na pala ako kasama sa mga pangarap mo? Sa mga plano mo?
Kaya ko naman maghintay eh. Kaya kong tanggapin kahit na gaano kasakit. Kung hindi ka man babalik sa akin. Kung hindi mo man ako babalikan, pero bakit? Bakit kailangan mo pa akong iwanan sa ere? 5 taon, Franz. 5 taon bago natanggap sa sarili ko na wala ka na. Nawala ka na sa buhay ko, tapos ngayon, eto ka at sasabihin mo sa akin na mahal mo ako? Para ano? Para saktan muli ako? Naiiyak na sabi ko sa kanya. Lifli, hindi ako umalis para saktan ka. Iniwanan kita para hindi masyadong masakit sa part mo. Lifli, mahal. Kagad ko nang pinutol ang sinasabi ni Franz. Tama na, please. Kung dati kinikilig ako sa tuwing sasabihin mo yan sa akin, ngayon ay hindi na. Ang sakit na. Ang sakit-sakit na dito. Tinuro ko ang dibdib ko habang umiiyak. Lifli, wika pa niya. Franz, umalis ka na. Umalis ka na, please. Huwag mo na akong saktan ng paulit-ulit. Malapit na kasing madurog ang puso kong winasak mo noong araw ng graduation natin. Yung araw na pinangako mong magiging tulay ng pagtupad natin, ng mga pangarap natin na magkasama. Yung araw na iniwanan mo ako ng nag-iisa. Yung araw na sinaktan mo ako. At kung talagang mahal mo ako, hinding-hindi ka na babalik sa buhay ko dahil pakiramdam ko. Sa tuwing makikita kita, ahawakan mo ang kamay ko at sasabihin mo sa akin na mahal mo ako ay lalo lang akong nasasaktan. Lalo lang akong nawawasak. Kaya please lang, huwag mo na akong pupuntahan. Huwag ka na magpapakita sa akin. Huwag mo nang sasabihin na mahal mo ako. Para hindi na ako masaktan pa ng paulit-ulit, Franz. Kahit kailan. Kinagat ko ang pangibabang labi ko bago nagbitaw ng isang malalim na buntong hininga, Papa Dudut. Kahit kailan, ayoko nang makita ka ulit. Pakiusap ko sa kanya. Ilang sandali niya akong tinitigan at nangungusap ang lumuluha niyang mga mata pero walang binibigkas na kahit na anong salita sa mga labi niya. Pinunasan niya ang likod ng mga palad ang luhang muling lumandas sa magkabilang pisngi niya. Nakita ko pa ang pagbuntong hininga niya bago tumalikod sa akin at nagsimulang maglakad palayo sa kinakatayuan ko. Palabas ng flower shop ko. Paalis muli sa buhay ko. Napayakap ako sa sarili ko habang humahagulhol ng mag-isa. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit pa rin talaga. Ngayon ko lang na-realize na kahit gaano pa katagal ang 5 taon, kahit gaano pa karaming taon siguro ang lumipas ay hinding-hindi na mawawala ang sakit ng pag-iwan niya sa akin. Ganon rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pagtataboy sa kanya pero ang nasa isip ko lang noon, ayoko na ulit na mas masaktan pa ng dahil kay Franz. Pagkalipas ng 1 buwan, Papa Dudut, isang delivery ng kahon ang dumating sa bahay. Kahon na magpaparealize sa akin ng maraming bagay. Kayo po ba si Ma'am Lifli? Tanong ng lalaki. Oo, bakit? Wika ko naman. Delivery po. Pakipirmahan na lang po ang tura niya. Kanino galing? Tanong ko habang pinipirmahan ang kaharap kong papel at inabot ang pumpon ng tulips na may kasamang maliit na kahon mula kay kuya. Kagad na siyang nagpaalam sa akin at tumuloy na akong dumiretso sa kwarto ko sa itaas ng bahay. Inamoy ko ang mga tulips na wala man lang card kung kanino galing bago binuksan ang maliit na kahon. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko nang makita ko ang laman nun. Isang CD. Tila may sariling isip ang mga kamay ko na nilagay ang CD sa player bago binuksan ang TV. At naupo sa may gilid ng kama. Hi Lifli. Napakagat ako sa bibig ko nang makita ko si Franz sa screen ng malaking TV. Nakasuot siya ng bonnet at makapal na jacket. Ngayon ko lang napagtanto ang mga nagbago sa kanya. Pumayat siya ng sobra, lumalim ang mga mata at namumutla ang nakangiting mga labi. Nagustuhan mo ba ang mga tulips na pinadala ko? Sana sa loob ng 5 taon ay hindi pa rin nagbabago ang favorite flower mo. Parang ako kahit kailan ay hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo, Lifli. Lifli, I'm sorry.
Ano ba ito? Hindi pa nga ako halos nagsisimula, naiiyak na kagad ako. Pinunasan niya ang mga luhang nagsisimulang mangilid sa mga mata bago nagbitaw ng isang malalim na buntong hininga. Ang bigat na mga luha niya. Mga luhang parang ang tagal niyang kinimkim. Lifli, I'm sorry. I'm sorry kung inakala mo na iniwang kita sa ere. I'm sorry kasi hindi ako nagpaalam sa'yo. I'm sorry kasi nawala ako ng 5 taon. I'm sorry kasi nasaktan kita ng sobra. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang lahat. Ayokong umasa ka. Ayokong umasa ka na kaya mo kong makasama ng habang buhay. Ayokong makita mo ako naghihirap sa sakit ko. Mas lalong ayokong makita ka nasasaktan ng dahil lang sa akin. Umalis ako ng walang paalam dahil gusto kong matutunan mong mabuhay nang wala ako sa tabi mo. Para kung hindi man maging successful ang operation at therapy ko dahil dito sa leukemia ko. Alam mo na kung paano tumayo na mag-isa, kung paano mamasyal nang hindi ako kasama, kung paano tumawa nang wala ako sa tabi mo, kung paano mabuhay nang wala na ako sa buhay mo. Lifli, sorry sa lahat ng sakit na pinaramdam ko sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita iniwan para saktan. Iniwan kita dahil gusto kong buksan mo ang puso mo para sa bagong tao na mas mamahalin ka ng higit pa sa pagmamahal ko. Na mas mamahalin ka ng mas matagal kumpara sa panahon na kaya kitang mahalin dito sa mundong ito. Iniwanan kita kahit na masakit. Kahit masakit para sa akin ang lahat. Saglit niyang inihilamos ang mga palad sa mukha niya bago muling nagbitaw ng isang malalim na buntong hininga. Na tila ba iniipon ang lahat ng lakas sa katawan upang magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Lifli, I love you. At kahit kailan ay hinding-hindi ako magsasawa na sabihin yon sa'yo. Hinding-hindi ako magsasawa na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ako magsasawang mahalin ka. Siguro sa mga oras na ito ay nakabaon sa lupa ang katawan ko. Nakaukit na sa marmol na bato ang pangalan ko. Pero sana dumating ang araw na kung anuman ang galit at sugat na naiwan ko sa puso mo. Sana maghilom at mapalitan pa rin yon ng pagmamahal na minsan ay naramdaman mo para sa akin. Sa huling pagkakataon, Papa Dudut, ay gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Ang ngiti na isa sa mga dahilan kung paano at bakit ko siya minahal. Hindi kita iniwanan para lang saktan ka. Iniwanan kita upang mapaghandaan mo na ang pagkawala ko sa buhay mo. Pero ito ang tatandaan mo. Mawalan man ang presensya ko sa tabi mo, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa iyo. I love you, Lifli. I love you so much. And I will love you forever. Huling naiiyak na wika niya bago namatay ang video. Lumabo na ang lahat sa isipan ko at nakita ko na lamang ang sarili ko na humahagulhol habang yakap ang isang naabot kong unan. Sobrang sakit, Papa Dudut. Sobrang sakit ng lahat ng narinig at nalaman ko mula kay Franz. Sinubukan ko siyang kaagad na hanapin at puntahan pero huli na pala dahil tuluyan na akong iniwanan. Nakagat ko ang pangibabang labi ko nang makaupo ko sa harap ng isang puntod kung saan ay nakaukit ang pangalan niya. Ang pangalan ng lalaking kauna-unahan kong minahal ng sobra. Niyakap ko ang sarili ko at hinayaan na lumanda sa mga luha sa magkabila kong pisngi. Bakit ba hindi ko kaagad napansin? Noong gabi na pinuntahan niya ako sa flower shop, noong huling gabi, nakahuli-hulihan ko siyang nakita. Isa lang ang gusto niyang gawin at sabihin, ang mga salitang I love you, Lifli. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng dahilan ng ginawa niya. Inarap niyang mag-isa ang pakikipaglaban niya sa sakit niya. Pinilit niyang kayanin ng mag-isa. Hindi niya ako iniwanan para saktan at ginawa niya yon upang kahit papaano ay hindi na gaano masakit sa part ko. Ginawa niya yon kahit sobrang sakit sa part niya. Ginawa niya yon dahil mahal na mahal niya ako. I love you, friends. I will love you forever. Bulong ko. Papa Dudut, 6 na taon na rin ang nakakalipas mula nang iwanan ako ni Franz. Wala pa rin akong asawa o boyfriend at hanggang ngayon ay naiiyak pa rin ako. Lalo na habang tinatapos ko itong sulat ko.
Ang hirap pala talaga ng ganon. Ang hirap ng iwanan ka ng taong mahal mo at pumunta na siya sa lugar na kahit kailan ay hindi mo na siya makikita pa. Pero patuloy naman akong nagpapakatatag dahil alam ko na hindi matutuwa si Franz kapag nakita niya na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ako. Lubos na gumagalang, Lifli. Maraming salamat Lifli sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at salamat kasi ibinahagi mo itong mabigat na kwento ng buhay mo. Hindi man ako nakarelate sa sulat mo ay ramdam ko ang bigat na pinagdaanan mo hanggang ngayon sa buhay mo. Pero tama ka sa ginawa mong pagpapakatatag. Lahat kasi ng mabibigat na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Mahirap lang talagang intindihin minsan lalo na kapag masyado itong mapanakit. Pero sana ay dumating ang panahon na hindi man tuluyang maglaho ang sugat dyan sa puso mo, ay magawa mo pa rin itong buksan para muling makapagmahal ulit. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.